Hello bro, nandito lang ako sa hotel, may ka-meeting. By the way, can you send me the details of the project you sent me sa email? Para maayos ko sa schedule natin. Okay bro, thanks! Hello bro, have you seen my email? Okay. Maraming salamat po, Ama, sa mga pagkakataon na makabahagi kahit sa maliit na paraan. Hashtag proud to be MCGI. Hello bro, kamusta? Oh, how's our business? Good. Our business doing well. Actually bro, meron nga akong proposal sa'yo eh. Since our business doing good naman, bakit hindi natin ibahagi yung blessings natin sa mga nangangailangan? What do you mean by that bro? You know bro, I was really inspired of this organization eh. Yung mga ginagawang pagtulong nila sa tao, sobrang nakaka-inspired. Okay, then give me the full details of your proposal and then pag-usapan natin yan. Yes, why not in my place? Para makita mo din si mami and kapatid ko. That's a great idea. I miss aling kuring adobo and nilangag itlog. No problem, bro. Ipapaluto natin kay Yaya kuring yan. Okay, then see you later. See you, bro. Itong mga to talaga, walang magawang matino eh. Kung makapagsalita kayo, bakit? Meron na ba kayong mga ginawa? Meron ba kayong libreng pagkain at libreng groceries? Puro kayo batikos. Puro kayo satsat. Wala naman kayong mga naitutulong. Boss, mukhang bad trip ang mood natin ngayon, ha? Eh, tignan mo kasi itong mga taga-MCGI na to. Post pa ng post na mga ginagawa nila, eh parang pakitang tao lang naman. Di ba pwedeng gumawa ng di kailangan i-post sa social media? Naku! Yang mga yan, pakitang tao. Bida-bida, boss. Baka gustong sumikat. Tama, tama. Iko-comment ko nga yung sinabi mo. Pakibilisan. Taray naman ang upuan mo, lakas makaganda. Hindi naman sis, simple lang yan. Baka gusto mo magmerienda? Pwede din. Ah, saglit lang. Kuring! Kuring! Yung pinahanda akong merienda, pakilabas naman. Opo ate, dito na po. Okay. Ay, eto pala. Ang aking bunso. Dalaga na. Nadana. Ilang taong ka na? 20 na po, tita. Ito na yung merienda mo. Ito yung aking ano, panganay. Ito na pala si Prince. Hello, mami. Ayan na. Hello po. Hello. Oh, paano? Pasama muna kay Kuring. Libutin ko muna yung bahay. Ah, sige. Kuring, ilibot mo siya sa bahay. Ay, tara po, tara po! Enjoy kita. Enjoy po kayo. Ay, mami, nako. Ang kuya, pinapatulan lahat ng post sa social media. Parang hindi nakikinig sa huddle. Eh, mami, nakakapikon naman kasi talaga. Oo, kuya, nakakapikon. Pero, mami, di ba pinapaalalahanan po tayo parati sa ganyan? Kuya, pasaway. Okay, nak. Mag-uusap muna kami ng kuya mo. Iwan mo muna kaming dalawa. Okay, mami. Alam mo, nak, hindi mo dapat ginawa yun. Huwag mong sayangin ang oras mo. Sa mga taong hindi nakakaintindi ng ginagawa nating pagtulong. Eh bakit ka ba nagagalit sa mga sinasabi nila? Alam mo namang hindi totoo yun. Anak, hindi
hindi ka na dapat sumasali sa anumang usapin na magdudulot lang ng pagtatalo o pag-aaway. Dapat marunong tayong magsalita na may pakikinabangan. Sana naiintindihan mo ang sinasabi ko sa iyo, anak. Sorry, Mami. Nadala lang naman ako ng inis ko eh. Eh nakakagalit naman talaga yung mga nababasa ko sa comment. Puro negative. Bakit, Mami? Hindi ba nila nakikita yung mabubuting nadudulot ng MCJ sa buhay ng tao? Naiintindihan naman kita, anak. Pero, minsan, ang mga sinasabi natin na hindi natin iniisip ng maraming beses, sa atin pa rin ang balik nun. Di ba nga, anak, sa huddle natin, dapat ang pananalita natin laging may biyaya at magkalasang asin, mapapersonal na usapan o social media pa man yan. Pasensya ka na, Mami. Salamat sa Diyos sa pagpapaalala sa akin. Salamat sa Diyos, anak, at naunawaan mo ako. Okay, tara, kain na muna tayo na. Tara, Mami. Mga pakitang tao, huwag nga kayong magpanggap. Hello po. Baka po gusto nyong tulungan po namin kayo. Meron po kaming wish granting at may awa po ang Diyos maipagkaloob po. Oh, talaga? Bahay at lupa ang gusto ko. Kaya nyo ba ibigay? Imposibleng libre ang mga yan. Huwag nga kayong mga peke. Baka po wala kayong pagkain o makakain po sa araw na ito. Meron po kaming free groceries po. Meron din kaming libreng almusal sa umaga. Whatever. Hi, good afternoon. Good afternoon. You must be Jed, kapatid ni Prince. By the way, I'm Dave, your kuya's business partner and best friend. Hello po, Kuya Dave. This is for you and Tita. Salamat po sa Diyos. Pasok po. Wait po, tawagin ko lang si Kuya Prince. Oh, bro. Finally, you're here. Kuya Dave, thanks for this. Bro, ito nga pala yung proposal ko sa'yo. Tara, doon tayo sa meeting room. Bro, upo ko muna. Teka, bakit parang sobrang seryoso mo yata dyan sa cellphone mo? Parang madudurog mo na yung screen, kakapindot eh. Ano ba yan? Hi nako bro, have you heard of this MCGI? MCGI? Yes, I know MCGI. Marami na akong nabalitaan dyan. Sobrang nakaka-inspired, imagine. Imagine mo yung mga ginagawa nila. Tumutulong sila sa tao ng walang kapalit. At eto pa, nagbibigay sila ng free groceries. Imagine free groceries, papasok ka sa loob, then you can get whatever you need. Meron pa silang feeding program, wish granting, at marami pa. Sobrang nakaka-inspired. Alam mo bro, yun ang proposal ko sa'yo. What if gumawa tayo ng kagaya niyan, inspired by MCGI? Tumatanggap tayo ng blessings eh. Why not? I-share din natin. Alam mo bro, no way. Eh, mga pakitang tao lang naman yan eh. Acting so good to other people, kala mo mababait, tumutulong, talaga ba? I've seen a lot of that bro, mga peke. Ano ko ba bro? Hindi mo kailangan magsalita ng ganyan sa MCGI. Hindi mo kilala ang mga tao sa likod ng mga activity na yan. Mabubuti ang mga ginagawa nila. And bro, proud member ako ng MCGI. Ano? Member ka sa MCGI na to? I'm so disappointed on you, Prince. Nakaka-disappoint ka. Kuya! Tanghali na! Gumising ka na dyan! Ano ba yun? Kakain na daw, sabi ni Mami. Aga-aga pa, may rest day ko ngayon Mami, eh. Mami, yakan ako muna dyan. May papakita muna ako sa'yo. May yakan na matulog. Tingnan mo. Siya ba yung pumunta sa atin kahapon? Dito sa bahay? Check mo. Oo, si Dave to.
Kuya, kasi remember last time yung sinabi ko sa inyo ni Mommy na may nang babash sa post ko about TLC activities natin. Kuya, siya yun. Siya yung laging nagko-comment, hindi nga lang sa post ko eh. Pati din sa mga post ng mga kapatid, Kuya. Tingnan mo. Ganun ba? Eh, nag-away nga din kami dahil dito ni Dave eh. Ganun ba? Eh, yan mo na. Loob inawa ng Diyos, mabuksan ang isip niya at maunawaan niya ang mga ginagawa natin. Loob inawa ko yan. Tara na, kakain na daw, sabi ni Mommy. Oo, susunod ako. Sumunod ka, maligo ka na, Kuya. Mamaya. Tagal-tagal kumilos. Nalulungkot, natutuwa rin ako. Bakit? Eh sabi kasi ng Biblia eh, mapapalad kayo pagka kayo inaalimura, kay pinag-uusig, kay pinagwiwikaan ng sari-saring masama, napawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo! Sabihin mo, pinagsasabihan ka na ng masama, magagalak ka pa. Aaminin ko, noong una, galit na galit ako sa inyo. Hindi ko alam kung bakit. Gustong-gusto kong nagko-comment sa mga post nyo sa social media upang i-bash kayo at siraan. Mamasdan ko sa tuwi na larawan mong anong ganda. Kung lahat may lumipas na, mananatili nariyan ka. Mamahalin kita, yan ang aking pangako. Ikaw ang naalala ko, laman nitong puso. Pero mula nang makita ko na totoo ang inyong mga pagtulong, biglang may nagsabi sa puso ko na tama ang ginagawa niyo. Nahihiya ako at nagsisisi sa lahat ng mga nasabi ko sa social media. Sana sa pagkakataong ito, makabawi ako hindi na bilang isang taga-usig, kundi isang kaanib sa MCGI. Salamat ng marami sa Diyos. Mahalin kita, yan ang aking pangako. Ikaw ang naalala ko. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Roma 12:18. Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasalabas, na inyong samantalahin ang panahon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Kolosas 4:5-6.
sa'yo. Sana po ay nagustuhan ninyo at may napulot kayo sa ating latest na upload. And don't forget to SLS. Subscribe, like, and share.